Bumaba po tayo sa Congress, mga kababayan. Ito po ay hearing, mga boss, chief amo, sir, no? Hearing po ito doon sa gentleman's agreement, mga kababayan. Ito po, balita po. Yan. Yan. Babasahin ko sa inyo, ha? Mga matataas na opisyal ng Administrasyong Duterte, hindi sinipot ang pagdinig ng Kamara ukol sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Chinese President Xi Jinping. Eh bakit ganon? Naaamoy tuloy ng taong bayan na talagang may tinatago po, ano? Biruin mo, ano? Walang umatend. Gusto lang naman pong malaman ng taong bayan kung ano yung talagang napag-usapan doon sa secret agreement. Lumalalim na po kasi ng lumalalim, mga kababayan. Di ba po ba? Una, ang akala natin, tubig at pagkain lang ang hindi pwedeng pumasok. At tubig at pagkain lang ang pwedeng pumasok. So, nagpapasok ang ating gobyerno ngayon ng pang-repair ng BRP Sierra Madre, yun yung unang pagbomba ng tubig. Ano po? Yun yung unang pagbomba ng tubig, mga kababayan. Dahil po, may dala silang pang-repair ng BRP Sierra Madre. Ngayon, nag-question ng ating Pangulo, eh bakit? No? Ano ba yung napagkasunduan? Eh bakit ganito binobomba tayo? Dahil ang ating Pangulo, karapatan natin yan na ipagawa yung BRP Sierra Madre na yan. Di po ba? Nagulat sila, may water cannon. So ngayon, mga bossing, sumunod na mga araw, nagngingit-ngit na po ang China. Nag-post sila doon sa kanilang mismong page na kaya umainit ang tension diyan sa West Philippine Sea dahil nga hindi nyo sinusunod yung gusto na yung napag-usapan dati. Kasama pa pala doon sa napag-usapan, mga bossing, yung pagtanggal ng BRP Sierra Madre diyan. Mga kababayan, ngayon, ang ating gobyerno, ang ating presidente, hindi na malaman tuloy kung ano talaga yung ipinagkasundo o ano yung kapalit. No, diyan sa gentleman's agreement, kung ano yan. So ngayon, mga kababayan, para po maliwanagan lahat, ito, pinatawag po, no, sa Congress. Kaya lang, sabi po dito sa balita, hindi sinipot, no, nung mga matataas na opisyal ni dating Pangulong Duterte. Ano maiisip? Ano unang iisipin ng taong bayan dyan? May itinatago. Kaya alangan naman lahat sila may COVID. Lahat sila may sakit. Oh. Malupit, mga kababayan. Malupit po. Alam nyo, usaping China, West Philippine Sea, mga bossing. Ni katiting dapat hindi tayo pumapayag dito eh. No? Yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, eh, joint exploration, ganito, ganyan, hati tayo. Oh, tingnan mo naman, mga kababayan. Tingin nyo po ba kapag nakipagkasundo ka sa isang bansang komunista, susundin nila kung ano yung napagkasundoan nyo? Kahit pa sabihing 70-30 yan, 70 sa atin, 30 sa kanila. Manggugulang at manggugulang pa din po yan, mga bossing. Manggugulang at manggugulang. Tingnan nyo na lang po ang ginagawa sa ating mga ano, sa ating mga mangingisda. Diba? Nangingisda doon, nakahuli ng mga masasarap na mga isda, ng mga mamahal na mga isda. Ano ginawa? Ginawa? Yung mga Chinese Coast Guard, oh, kala mo namamalengke? Kala mo, ano, mga mayayaman na namamalengke? No? Oh, eto, masarap ito. Kunin ko to. Kunin ko to. Kunin ko to. Lahat ng mga magagandang huli, malalaking huli, pinagkukuha po. Sabay banat sa atin ang dating Pangulo. Eh, barter ang tawag dyan.
Ito, yung barter po, mga kababayan, siguro grade 4, grade 5, or grade 6 pa lang, pinag-aaralan na po yan. Yung palitan ng produkto, mga bossing. Okay. Barter nga. Kinuha yung mga malalaking isda, yung mga mahal na isda. Ano kapalit? Yossi. Ano kapalit? Alak. Hindi ba tayo lugi doon? Ano po? Nakita nyo po, mga kababayan, nakakalungkot isipin, ano po, na tama yung sinasabi ng iba, nasayang hindi yung iba, no? Si dating vice presidente Lenny Robredo, na ano po, dapat umpisa ng pakikipaglaban o pakikipagbaka diyan sa West Philippine Sea, eh yung bago sila maupo, no? July 2016, bago maupo si PRRD, bago maupo si Vice Presidente Lenny Robredo, diyan niratrat ng niratrat. Kasi kakapanalo pa lang po nung ruling, nung arbitral ruling, mga kababayan. So ikaw, naibalita sa buong mundo yon, may santata ka, may hawak-hawak ka. Ang gagawin mo na lang, bilang kauupong presidente, follow up natin to, follow up, follow up, follow up, follow up. Diba? Kasi for sure yun, fresh sa buong mundo. Fresh sa utak ng lahat ng presidente, lahat ng leader ng bansa, Pilipinas ang nanalo. Oo. Kapag binuli ka ng China noon, eh buong mundo. Hindi naman buong mundo. Pero majority po, mga kababayan, malamang, eh hindi hayaan ang China na makapambuli. Di po ba? Kaso, yun nga daw po ang nangyari, mga bossing. Ang nangyari daw po, mga kababayan, eh, tumahimik lang daw po muna. Tahimik, nakatulog yung issue. Ngayon po, nagugulat na po ang ating presidente kung bakit may mga ganong sinasabing pag-uusap ang China. Ayan, kung bakit may mga ganong pag-uusap na sinasabi ang China, mga kababayan. Kaya, namatay na yung ilaw, alam nyo na, mga bossing. Kaya po, mga boss, nako, kailangan tututukan din po natin itong hearing dito sa Congress, mga boss, no? Kung ano yung mga mapag-uusapan dyan, at kung ano, at kung sino ba yung mga madidiin dyan, mga boss. Tayo, bilang isang Pilipino, wag po nating hayaan, mga kababayan, na meron pong mga banyaga na kukuha o papasok, manghihimasok sa ating bansa, mga bossing. Kaya po yan, yung kay Mayor Guo, mga kababayan, tututukan din po natin yan. Baka mamaya nga talaga, eh, di umano, na pinlanta dyan yan, eh parang nasakop na din po ang kapirasong ano, lugar ng Pilipinas. Mga bossing, abangan sigurado si Subiri makikisama na yan sa mautog ni Dutae Mahum kasi tanggal na siya sa Senate President. Dami niyang sinasabing rason sa pagkatanggal niya at sinisisi at magsisigaw laban kay PBBM. Hindi na pwedeng iboto si Bato dahil kakasuhan na ng ICC at makukulong na siya. E paano na? Idol, tapusin na po yan. Ang asikasuhin natin, new problem. Sabi, importante malinaw, walang kasalanan si PBBM. May bagong problema, dapat tutukan kay Alice Guo o Go. Ayan, mga bossing, tama nga naman po. Ano? Babalitaan po namin kayo at tuloy-tuloy namin kayong bibigyan ng update dyan sa mga kaso na yan, West Philippine Sea, sa Bamban Mayor, tapos po etong sa, dapat tapos na tong Senate here, etong kay ano, etong kay Maharlika na issue. Sana ba tayo? May gusto ko sabihin about Maharlika, pero masusurprise na lang kayo dun, no? Masusurprise na lang kayo dun. Muli po, mga kababayan, huwag nyo pong kalimutan na i-like itong live stream natin. Nandiyan po sa ilalim ng Mark Ramos. Huwag nyo din pong kalimutan na i-subscribe ang channel natin para po lagi po kayong updated, no? Sa ating mga topic.
Mamaya po, bukas po ng umaga, alas 9 o alas 10 ng umaga, mga bossing, magsama-sama po tayo ulit sa panibagong live stream natin. Huwag niyong kalimutan na pindutin yung notification bell at all ang ilagay ninyo para pag po naka-live na tayo, mag-notify po sa inyo. Paalam po sa inyong lahat, sa ating lahat. Basta God bless po sa ating lahat.